Okay, magandang araw po sa iyo. Narito naman po muli ang inyong therapy, Pexology with Sir Bar Medico. Ano? Pag-usapan po natin ngayon ay tungkol doon sa dislos, no? Doon sa babae at sa lalaki. Ano? Ito po pag-uusapan natin ay para sa baby, sa bata, at sa adults. Ano? Okay. Ang dislos po, yan po ay delikadong sakit din. Ano? At yung kuminsan ay umaabot sa pag-oopera, no? Ngayon, minsan, pagka matindi po yung loose-loose, no? Yung epekto sa katawan ng tao, yan po ay nakakasama sa ating bituka, no? At kuminsan, mapapansin nyo yung kanyang pusod, no? Ng bata, yung lalaki, no? Ay umuusli. Pag umuusli po yan, mas maganda po yan sa loose-loose. Kung hindi po natin siya maagapan, itakbo nyo na po sa doktor para mas maganda at makagawa ng tamang akbang ang doktor para yung bata ay ating maagapan sa nasabing karamdaman, no? Pero, berang reflexologist, tuturo ko sa inyo kung ano yung mga pamamaraan para makatulong ako kung paano maibsan o mawala o maagapan natin yung nasabing loose-loose, no? Babae man yan o lalaki, ano? Okay. Kung ikaw ay bata, no? Kung minsan ang lalaki o babae ay nagkakaloose-loose, bakit? Ano? Alam naman natin lahat yan, pag ang baby ay bago silang, no? Ang babae ay, o ang lalaki ay, pinapainit natin yung kanilang ari, ano? Ginagano natin itong ating palad, no? At para mailagay natin doon sa ari ng babae o sa ari ng lalaki. Kailangan po yan ay maluto, no? Sa pamamagitan ng pag-aplos natin ng ating palad na mainit, no? Kailangan yan ay maayos siya. Dahil kung hindi maayos, isa rin po yan sa nagdadala ng muslos, no? Yung kanyang bayag ay lumalaki o yung ari ng babae ay nagkakaroon ng buwa, no? Kaya kailangan alagaan natin yung ating bata, no? Ako nga eh, yung aking anak, bukod sa misis ko, ako eh, nagkaganon din sa aking dalawang anak, sa aking anak na babae at lalaki, no? Pinagtagaan ko rin yan, no? Mga, hanggang inabot niya sila ng mga isang taon, no? Para lang hindi magkaroon ng dahilan o maging kusyon ng pag-loose-loose, ano? At ang isa pang dahilan, no? Kapag ang pagkarga ng bata ay mali, ano? Okay, sandali lang, ano? Okay. Okay, no? Isa rin ang dahilan ang hindi tamang pagkarga sa bata, no? Halimbawa, no? Ito yung baby, no? Ang baby ay huwag natin kakargayin siya, huwag tayo masanay, nakakargayin natin siya, waka natin sa kili-kili, no? Tapos inahalis sa pag-anoon, no? Huwag. Yan ay nagdadala din ng pagkaluslos ng bata, babae man yan o lalaki. At pag nagis po natin yung bata, no? Siyempre, paghinga po ng malalim niya, no? Mula sa bibig, papunta sa dibdib, sa tiyan, at papunta sa pababa, no? Kaya yung bayag niya o yung ari ng babae ay napepersa, no? Maaari yan ay magkadahilan ng laki ng bayag niya, loose-loose o buwak sa babae, no? Huwag natin sanayin ng ganyan, no? Huwag. Masama po yan para sa baby. O sa pagkarga-karga natin, no? Tinakarga natin ang baby, no? Ginagaling, huwag. Ang gagawin sa baby ay unahin natin yung kanyang ulo kung maaari, no? At lutukutin natin yung kanyang puwitan, no? At habang tinataas natin yung kanyang ulo ay sinusunod natin yung ating kamay, ano? Para yung pwersa ay hindi dito sa mga kita, no? Ganyan gagawin natin sa ating baby, ano? Yan. Ngayon, yun ay iwasan natin yung mga ganun pagkarga, ano? Pag-agis-agis, no? At yung pagbuhat sa baby, no? Minsan, eh, ang baby natin, binubuhat natin, hindi natin sinasapo yung kita, ano? Wag. Ngayon, ituturo ko naman po sa inyo, no? Kung paano natin mareresolba o mag-aapan yung lus-lus. No? Okay? Ito yung ating baby, ano? Ito yung hita ng baby, no? Okay? Tuturo ko sa inyo kung paano natin siya
iti-take therapy. Okay? Okay. Again, ang gagawin natin sa ating baby, no? Ang ating baby ay, iti-therapy natin yung kanyang baywang, ano? Yung kanyang baywang, yung kanyang kaliwat, kanang, ano? Yan, ipababa lang natin ng ganito, no? Yan. 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 Okay? Focus po tayo sa baby muna, no? Bago po tayo sa adults, ano? O sa medyo malaki ng bata, no? Yan. Iti-therapy natin. Gagamitin po natin pampahid ay ang asete masanilya, no? Huwag po tayo gagamit ng kahit anong pampahid, no? Yun lang po ang gagawin natin. Asete masanilya, lalagay tayo ng asete masanilya konti, no? Kaganoon lang natin. Pag alam natin, basahin na yung ating mga palad. Yan, haplos muna natin, no? Sa hita niya, yan. Sa singit, halimbawa, no? Yan, tetherapy natin yung kanyang baywang, no? Hanggang limang haplos, no? Okay? Limang haplos, tapos ang kanyang singit, gaganto natin yung kanyang ano? Yan. One, two, three, four, five. Kabila. One, two, three, four, five. Doon sa ilalim, taas natin siya. So may kita yung umbok, no? Taas natin. One, two, three, four, five. Kabila naman, side, no? One, two, three, four, five, no? And then, sa ari niya, no? Gagano'n natin, no? Adampin natin ng ganyan. One, two, three, four, five. Okay? One, hanggang limang set po yan, no? Ayan, nakadalawa tayo. Tatlo, apat, at lima, no? Okay? Tapos, yung kanyang mula dito sa may bandang hita, no? Therapy na natin pababa, no? Hanggang dito sa may paa ng baby, ano? Yan. Okay? Yan. Light lang po ang ating pag-therapy sa ating baby, no? Yung ilalim ng hita, yung kanyang muscle ay huwag niyo pong unang gagalawin, ano? Yan. Okay? Yung paghita ng mga paa ng baby, no? Yan. Para mapadali kung gusto nyo, ilalim at baba na. Sabay nyo, no? Yan. One, two, three, four, five. One, two, hanggang five. Tapos dito, hanggang five, ano? Yan. Tapos yung pinakadaliri na rin mismo, no? Yan. Hanggang five, two, three, four, five. One, two, five. One, two, five. One, two, five. One, two, five. Kung anong ginawa natin dito, ay siya rin natin gagawin sa kabila, no? Ngayon, ang gagawin po natin, no? Ito pong ilalim ng paa ng bata o ng adults ay doon natin sa kagalawin ngayon, no? Ang baby natin ay ating kakargahin, kagaya ng sabi ko, hawakan sa magpitan, sa ulo, no? Okay? Yan. Mapapadapa natin siya ay mas magaling, ano? Mapapadapa natin ang ating baby, no? Yan. Siyempre, kanyang ulo, patiktaan natin na makahinga siya, no? Yan. Kung nakita niyo po itong muscle, ito po ang bayag o ang buwa ng babae, no? Yan. Mula dito sa sakong, no? Haplos tayo ng asete masanilya. Haplosan natin natin ito, yung muscle. Tetherapy po natin ito, hindi po pa baba, kundi pataas, no? Tetherapy natin ito pataas. One, two, three, four, five. Okay? Pagkatapos sa muscle, ay yung pinaka pag sa pinakamuscle na kumukonekta sa buto, no? Halimbawa, ito yung muscle, no? Yung likod, no? One, two, three, four, five. Tapos, hawakan natin dito yung ano ng baby, ano? Ito lang po ay light na pinahawak nyo, ano? Kailangan po ay may sitting masanilya para paghagod ay smooth, ano? Okay? One, two, three, four, five.
Tapos, lipat tayo sa kabila. Kung anong ginawa natin dito sa kabila ay ganun din sa kabila. Pagkatapos, balik tayo ulit dito. Ganun ang gagawin natin. Tapos sa kabila, pinakadalawang set na. Balik tayo ulit sa ganung step ulit. At balik ulit, pinakatatlong set na tayo. Okay? Yun lang po ang gagawin natin, no? Yan. Kaya natin ating baby, no? Yun ang gagawin natin na pamamaraan, no? Gawin natin 3 beses sa isang araw o 4 beses sa isang araw, no? Yun ang pati-therapy natin. Bilang reflexology, tinuro ko po sa inyo kung saan nakakonect tayo, bayag na o ari ng babae o ng lalaki, ano? Okay? At kung yan, kayo naman, nakapagpag-doktor na, gawin nyo rin to para mas maganda, no? Nagtutulungan tayo para mas mapadali yung galing ng bata, no? At kung adults naman ay ganoon din ang gagawin niyo, no? Yung hita. At kung adults naman hindi naman yung sa baby, no? Kung ang baby ay gumagawa ng tuba pag masakit ang tiyan, pero kung lus-lus siya, huwag po lalagyan. Sa adults po ay pwede nating gawin, no? Yung tuba, no? Huwag po natin ilalagay sa baga, kundi doon lang po siya sa papainitin sa baba ng takip ng padero na niluluto sinain, no? Yung painin na, no? Doon lang po. Pag mainit na po yung dahon ng tuba, talaga natin na asiti masinilya. Huwag po kahit anong pampahid kasi po baka po yung bayan o yung ari ng babae ay masunog, no? Asiti masinilya lang po. Ang asiti masinilya po ay hindi po yan mapanganib sa balat, no? Ngayon kung babae naman po, light na light lang po yung pahid ng asiti masinilya sa dahon bago po natin tapa, no? So, tapos yung underwear, ganoon lang po, no? At kung paano po natin ginto sa baby, no? Yung may singit, yung sa bayag, ganyan lang po yung therapy natin. Eh, dahil may edad naman lang kayo, kayo lang po mismo ang gumawa sa sarili nyo. Kung kayo may asawa o bahala kayo mag-usap, tulungan kayo, no? O kaya pumunta kayo sa katulad kong reflexologist na alam ang tamang gagawin, ano? Okay? Sana nakatulong ako sa inyo at nakapagbigay ng kunting kaalaman, no? Okay? Paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel for para sa suporta, no? At paki-share na rin sa iba nating mga kakilala, kamag-anak, na katulad ng may ganitong celular rin, no, para makapunod tayo makapagbigay ng kaalaman kung paano tayo makatulong umaagapan natin yung nasabi karamdaman, no? Okay? Ito pong muli ang inyong therapist, psychologist. Magandang hapon po.